Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O glorious Saint Therese, who burning with the desire of increasing the glory of God, invariably attend to the sanctification of your soul by the constant practice of prayer and charity, so that becoming in the Church a model of holiness, you are now in heaven, the protector of all those who have recourse to you. In faith, look down upon me, who invokes your powerful patronage, and join your petition to mine, that I be granted the favor I seek in this novena. Novena prayer. O Saint Therese of the Child Jesus, who during your short life on earth became a mirror of angelic purity, of love strong as death, and of wholehearted abandonment to God, now that you rejoice in reward of your virtues, cast a glance of pity on me, as I leave all things in your hands. Make my troubles your own. Speak a word of me to Our Lady Immaculate, whose flower of special love you were, to that Queen of Heaven who smiled on you at the dawn of life. Beg her, as Queen of the Heart of Jesus, to obtain for me, by her powerful intercession, the grace I yearn for so ardently at this moment, and that she join with it a blessing that may strengthen me during life, defend me at the hour of death, and lead me straight to a happy eternity. Amen. O God, who did inflame with the spirit of love the soul of your servant, Therese of the Child Jesus, grant that we also may love you and make you much loved. Amen. Saint Therese of the Child Jesus, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Stand as we pray the Angelus. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Please be seated for a while. Good evening, brothers and sisters. Peace and all good dear to you, brothers and sisters in Christ. We are now on the 8th day of Novena Mass in honor of our Saint Therese of the Child Jesus. And today, we are celebrating the Feast of the Archangels. Our Mass presider is Reverend Father Vincent Paul Bitong, OFM Capuchin. Please all stand.
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, in the highest, glory to God, and on earth peace to people your good name. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. Thanks for your great glory, O God, heavenly King, O God, almighty Father, glory to God in the highest, glory to God, and on earth peace to people, to people of good name. Christ, only begotten Son, Lord God and all God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. Glory to God in the highest, glory to God, and on earth is to people of good name. The Most High Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Glory to God in the highest, glory to God, and on earth is to people of good name. Let us pray.
O God, who dispose in marvelous order ministries both angelic and human, graciously grant that our life on earth may be defended by those who watch over us as they minister perpetually to you in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Revelation. War broke out in heaven. Michael and his angels battled against the dragon. The dragon and each angel fought back, but they did not prevail, and there was no longer any place for them in heaven. The huge dragon, the ancient serpent, who is called the devil and Satan, who deceived the whole world, was thrown down to earth, and its angels were thrown down with it. Then I heard a loud voice in heaven say, "Now have salvation and power come, and the kingdom of our God, and the authority of his anointed. For the accuser of our brothers is cast out, who accuses them before our God day and night. They conquered him by the blood of the Lamb, and by the power of their testimony. Love for life did not deter them from death. Therefore, rejoice, you heavens, and you who dwell in them." The word of the Lord. Thanks be to God. In the sight of the angels, I will
Let us honor the Holy Gospel. Bless the Lord, all you angels, you ministers who do His will. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, "Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this." And he said to him, "Amen, amen, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kapayapaan po at pawang kabutihan sa inyong lahat. At isang mapagpalang gabi. So ito po yung kauna-unahang first time na magmimisa sa inyo. At lalo't higit, nagpapasalamat ako sa imbitasyon na magmisa sa araw ng inyong pagnonobena at pagbibigay pugay sa ating patron na si Santa Teresita del Niño Jesus. Kaya nga sa mga tema din na ating pagninilayan ngayon, kaya nga parang nagtaka ako kung mayroon bang specific na topic. Ika nga, sabi ko kay Brother Pipo, sabi niya wala raw yung general theme ng ating pinagdiriwang ay iyon daw ang ating pagninilayan. Kaya nga sa akiring pananaw ay talaga namang naaakma din sa ating ipinagdiriwa ngayon, lalo't higit sa kapistahan ng mga arkanghel, the three archangels. At sinasabi sa tema, Santa Teresita del Niño Jesus, inspirasyon ng Kristiyanong pamilya sa misyon ng sinodal na simbahan. Medyo mabigat po ang topic na ito sapagkat maraming mga aspeto na dapat nating titingnan. Ngunit sa palagay ko ay marami na rin ang nakakapagsasabing na ang misyon ni Santa Teresita ay tunay ngang misyon din natin. Sapagkat kung ating titingnan ang ating ipinagdiriwa ngayon, lalo't higit ika nga sa kapistahan ng mga anghel, ay
natataon na tayo rin ay binibigyan ng misyon sapagkat this feast of the archangels, it does not denote their nature as angels, but it really denotes their functions. Kanya-kanyang mga anghel ay may mga katungkulan at misyon na ginagampanan sa kasaysayan ng ating kaligtasan din. Kung ating titingnan si Michael, na ang ibig sabihin is, who is like God? At nalaman natin na siya ay nakikipagdigma laban sa mga masasamang nilalang. Nakipaglaban siya kay Satanas and all other fallen angels. Samantalang si San Gabriel ay nakita natin at ang ibig sabihin is the strength of God. Siya ang pumunta at nagpakita kay Maria at nagdala ng balita na si Maria nga ay magdadalang tao at ang batang iyon ay papangalanang Emmanuel, na ang ibig sabihin ang Diyos ay sumasa atin. At si San Rafael naman is the remedy of God, the healer of God, kung saan sa lumang kasaysayan, sa lumang tipan, ay sinabi na siya'y nagpagaling at ginamot niya ang bulag na hipag ni Tobit. Kaya sa atin din sarili at sa ating kasaysayan ng simbahan, hindi lamang ito nagpapaalala sa atin kung ano ang kanilang ginampanan. Kagaya din ni Santa Teresita, siya din ay naging isang misyonera. Kung tutuusin, siya nga ay hindi lamang biniyayaan na maging santa, kundi siya rin ay binigyan ng titulong Doctor of the Church and even patron saints of missionaries. Kaya nga nakakapagtaka na hindi naman siya lumabas sa kanyang kumbento, ngunit bakit binigyan siya ng title na Doctor of the Church and patron saints of those who go in the missions? Kaya nga sinasabi ko kanina na tayo rin ay may misyong ginagampanan sa ating pamilya, sa ating komunidad. Kagaya ng sineselebrate nating kapistahan ng mga anghel, na ang ibig sabihin, kagaya ni Santa Teresita, siya rin ay naging imahe ng Diyos para sa kanyang mga sinasakupan, sa kanyang komunidad na kinabibilangan. Siya ay naging mukha ng mga mahihirap, ng mga nangangailangan ng kanyang kalinga. Mensahe para sa atin. Kaya ito rin ang maging hamon para sa atin. Dahil minsan, o sa ating kasalukuyang panahon, makikita natin na talaga namang kailangan din ng tunay na mga mensahero, mga tunay na naglilingkod sa salita ng Diyos. Dahil kung ating tutuusin, sa ngayon, mas marami pa ang lumalaganap na mga fake news kaysa sa pagpapalaganap ng katotohanan. Sa ating komunidad na lamang mismo, hindi lamang maraming mga marites, kundi pati na rin mga tolits. Mare, anong latest? Tol, anong latest? Okay lang sana kung magiging ang kanilang pagiging marites ay tunay nga namang nakakatulong sa mga tao. E minsan, sa pagiging marites, ginaganahan din si Marisol. Sulsol ng sulsol. Kaya hindi naman alam kung ano ang mga pinag-uusapan. Kaya andyan pa si Sali. Sali ng sali kahit hindi alam ang pangyayari.
at nandyan pa sa tabi si Eva, paiba-iba ng kwento. Kaya lalong nagkagulo ang salita na kanilang pinag-uusapan. Na kung sana pwede natin itong magiging daan ang mga kakayahan na ito sa pagpapalaganap ng misyon ng salita ng Diyos. Halimbawa na lamang, kung ikaw ay tunay na Marites, kung ang iyong lakas at iyong kakayahan na iyan ay ginamit sa maayos na paraan, makakapagsabi kang ang Marites ay, "Yes, Mare, I can testify to you that the Lord is good, that God is powerful." Hindi yung sisiraan mo ang iyong kapwa. And even you can say to those Marisol, "Mare, the only solution is God and not anyone." At kung sasali-sali ka man, edi magsumali ka na sa mga organisasyon ng simbahan. Maraming nangangailangan ng ating tulong ngayon sa simbahan. Maraming misyon ang dapat gampanan natin ngayon. Pero ano yung mga sinasalihan ninyo ngayon? Mga kung ano-anong klaseng mga entertainment. Pero pagdating sa sasalihan natin na mayroong gaganaping medical mission o kaya naman paglilinis ng simbahan o anumang kontribusyon na dapat nating ibigay para lumago ang ating simbahan, eh wala namang magbigay. Pero pagdating sa ambag sa mga iba-iba, ang bilis, may outing daw sa parish, ang daming dumating, kahit yung iba hindi naman kasali. And yet, paano tayo nakikipag-participate sa biyaya ng Diyos at sa misyon ng simbahan? Bilang isang pamilya, nai-involve ba natin ang bawat isa? O kaya naman, sarili lang nating kapakanan ang ating iniisip? Kaya sa pamilya tuloy, sa komunidad tuloy, nagkaiba-iba ang atensyon. Sa pamilya, iba-iba ang atensyon sapagkat iba-iba din ang pinaniniwalaan ng bawat miyembro. And what is our part in sharing and bringing up this kind of mission in educating our young people? Kaya nga, sabi ko, mabigat ang tema natin na ito sapagkat we fail to do this kind of works for the glory of the kingdom of God. Madaling manira, madaling magpalaganap ng fake news, madaling mag-happy-happy, pero pagdating sa misyon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, minsan sinasabi nating boring, ayoko diyan sa paring iyan, ang habang mag-homily. Doon ako kay Father, magaling mag-joke, mabilis mag-misa, hindi ako nakakatulog. And yet, are we the true messenger of God? Na sana tayo nagpupunla sa bawat isa ng kabutihan ng salita ng Diyos, kagaya ni San Gabriel. He bring the message to Mary. Kaya nga, napakilala sa atin kung sino si Jesus. Sa inyo bang pamilya, nakikilala ba ng bawat miyembro ng pamilya, alam ba ang magdasal? At si San Rafael na nagiging no healer. Minsan, masakit isipin na kahit sa ating sarili mismong komunidad, imbis na tagahilom ng mga sugat, ng mga pusong wasak, at minsan ng mga pusong pinagdaraanan ng matinding kapighatian, kalungkutan, o kaya naman rejections, and even failures.
Nawawala ng saysay ang pagiging manggagamot natin dahil tayo rin mismo minsan ang sumisira sa buhay ng ibang tao. Imbis na we uplift them in their misery, in their pains, tayo pa mismo minsan ang nagdidiin sa kanilang kapahamakan. Kaya sinasabi pa natin, yan, tama nga yan sa iyo, buti nga yan sa iyo. Yan, burara ka kasi, wala ka kasing ganito, ganyan. But if we help them, that they need really a good education, hindi mas mapatatag ang kanilang kalooban. Okay lang yan na magkamali ka. Bawi ka na lang. Hindi next life, kundi next time. Kasi if we don't give chance to other people to change, if we don't accept those people na sa tingin natin parang walang silbi sa lipunan, but if we don't educate them, and if we did not bring them the medicine that they need in their life, hindi sila gagaling, kundi magpapalaganap pa sila ng maraming at iba't ibang sakit. Pero kung tayo mismo ay magiging gamot para sa sakit ng ating lipunan ngayon, dahil hindi lamang sakit ng napisikal ang mas nakakapinsala sa katawan ng tao, kundi mas higit na nakakasira ang espiritual na mga sakit na hindi na nakakakilala ang iba sa salita ng Diyos, hindi na marunong sumimba. Tayo ba nadadala natin ang bawat miyembro ng ating pamilya sa simbahan? Natuturuan ba natin sila? Kaya nga, ano ang misyon na ginagampanan mo ngayon sa iyong komunidad, sa iyong pamilya? Na kung ating tutusin, si Santa Teresita ay isang inspirasyon ng Kristiyanong pamilya sa misyon ng sinodal na simbahan. Sinodal dahil sama-sama tayong maglalakbay. Ipaano tayo maglalakbay kung ikaw lang mag-isa? Tapos yung pamilya mo, wala na. Kaya napakabigat ng ating misyon na gagampanan dahil dapat nating ibalik ang lahat, isama ang lahat sa ating misyon. Marami sa ating mga komunidad ngayon ang unti-unti nang nawawalan ng lakas sa buhay pananampalataya sapagkat dahil minsan ang mga nandirito din ay mga may mga pangalan na nagsisilbi sa simbahan. Pero pag iba ang nakatungtong sa posisyon, sino ang susunod? Sino ang maniniwala sa kanila? Dahil tayo rin mismo nga ang sumisira sa buhay nila. But if you give them the chance to make their life better, then sa kanilang buhay din, makilala nila na tunay ang simbahan ay isang gamot na tumutulong upang i-uplift ang bawat isa bilang isang mananampalataya. At ano ang misyon na inyong ginagampanan ngayon para tulungan ang mga pamilyang nasa mga laylayan natin ngayon na hindi minsan natin naaabot, o kaya nga naman minsan kahit sa kapitbahay natin, hindi natin alam kung nagsisimba pa ba o nagdarasal pa ba sila dahil nga wala tayong kapakanan, wala tayong yung misyon na ginagampanan para sa kanila. Ano ang hatid sa atin ngayon?
ano ang dating sa iyo ng mga pagbasa ngayon at hamon sa buhay paglilingkod. Kaya kanina madali lamang mangaral, madali lamang makita ang mali ng bawat isa. Ngunit sana naman makita din natin ang misyon natin na tulungan ang bawat isa. Na muli tayong magsama-sama bilang isang pamilya upang lahat tayo ay madala sa kaharian ng ating Ama. At hari nawa na ang mga pangaral ni Santa Teresita del Niño Jesus ay siyang magiging tunay ngang inspirasyon natin sa pagsasabuhay at sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi lamang sa ating komunidad, kundi pati na rin sa ating pamilyang kinabibilangan. Dahil tayong lahat ay isang pamilyang naglalakbay sa buhay kabanalan, naglalakbay patungo sa huling tagumpay sa kaharian ng ating Amang makapangyarihan. At hari nawa, ito ang maging misyon nating lahat, ang misyon sa pagbabago, ang misyon para itaguyod ang buhay Kristiyano. Please all stand. Our prayers today are brought before the Father by the ministry of the holy archangels, the pure spirits of the invisible creation who constantly serve God and His people. In every prayer, we should say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That Saint Michael may defend and sustain Christians suffering persecution. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who proclaim the truth may be encouraged by the care of Saint Gabriel. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That Saint Raphael may console our sick and suffering brothers and sisters. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may be humble before the mystery of the creation we cannot see. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may always be aware of the ministry of our guardian angels. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. In the silence of our hearts, let us pray for our own personal intentions. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. God, our Creator, accept our prayers and petitions as we rejoice in the help of the glorious company of heaven gathered around this altar. We ask this through Christ our Lord. Amen. Our blessing cup is a communion with the blood of Christ. It is a sharing in the body of the Lord. How can we make a return? Oh, the goodness God has shown. We will take the cup of God's name.
sin-giving your Son, the life and death of those you love. We are your servants, for you have set us free. Our blessed Lord, you send and merciful God, we give you thanks and bless your name. With all your people, praise and glory to your name. Our blessing God is surrounded me, you heard and answered me. Our blessing God is the communion, pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. We offer you as a sacrifice of praise, O Lord, humbly entreating that as the gifts are borne by the ministry of angels into the presence of your majesty, so you may receive them favorably and make them profitable for our salvation. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, and to praise you without end in your archangels and angels,
For the honor we pay the angelic creatures in whom you delight redounds to your own surpassing glory. And by their great dignity and splendor, you show how infinitely great you are, to be exalted above all things through Christ our Lord. Through him, the multitude of angels extols your majesty, and we are united with them in exultant adoration, as with one voice of praise we acclaim. Holy, therefore, these gifts we pray by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Ernesto, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him,
O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
God's holy people come now to share the banquet of Christ. Feed on His love with faith and thanksgiving. Know in your heart that He died for you. Let the body of Christ be food for our souls and bring us to everlasting life. God's holy gifts for God's holy people come now to share the banquet of Christ. Feed on His love with faith and thanksgiving. Blood of the Lord protect us from harm and mark us as God's beloved ones. God's holy gifts for God's holy people come now to share the banquet of Christ. Feed on His love faith and thanksgiving. Know in your heart that He died for you. As the grain of this bread was gathered as one, may we who believe be bound by love. God's holy gifts for God's holy people come now to share the banquet of Christ. Feed on His love with faith and thanksgiving. Know in your heart that He died for you. As the cup that we share emptied for all, may we offer up our lives in love. God's holy gifts for God's holy people come now to share the banquet of Christ. Feed on His love. Please all stand. Let us pray. Having been nourished with heavenly bread, we beseech you humbly, O Lord, that drawing from it new strength under the faithful protection of your angels, we may advance boldly along the way of salvation. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for a while for some mass announcements. Tomorrow, September 30, this is the day 9 of our Novena Mass, and our Mass presider will be the Most Reverend Honesto Onchongco, Doctor of Divinity, Bishop of the Roman Catholic Diocese of Cubao. On October 1, the solemn feast of Saint Therese of the Child Jesus. It is a regular Sunday Mass schedule and as follows: 6:15 a.m., 8 a.m., 10 a.m. as the principal feast day Mass to be presided by Reverend Father Edgar Martinez, OFM Capuchin, the Provincial Minister of the Kapatirang Capuchino ng Pilipinas. At 2 p.m., there will be at the Fiesta Motorcade of the Images of Saint Therese with Saints Louis and Zelly Martin, but due to IATF restrictions, we will not be allowed to join the motorcade,
but prepare the altars outside our homes as the motorcade will pass through all the streets within our parish. Afternoon and evening masses are as follows, 5 p.m. and 6 p.m. respectively. The 6 p.m. Mass, however, is not an anticipated Mass of the Sunday liturgy. Therefore, we will fulfill our Sunday obligation. We are still encouraged to attend the Mass on October 2, being the 27th Sunday in Ordinary Time. The Barangay Santa Teresita Council is spearheading a singing competition for both the youth and senior citizens categories to be held in the evening of October 1 at our barangay covered court. Those interested to join may coordinate with our barangay help desk for registrations and other inquiries. Let us now hear a message of acknowledgement from our parish priest, Reverend Father Ron Ojeda, OFM Capuchin. Peace and all good, my dear sisters and brothers. Una po, nais kong pasalamatan kayong lahat na dumalo sa pagdiriwang ng ikawalong araw ng ating nobina. Gayun din ang lahat ng mga kasama natin through live streaming. Salamat po. Sa mga lahat ng mga naglingkod kasama natin dito sa misang ito, ang mga MOAs, ang mga brothers na nag-lead sa atin sa pagkanta, ang ating media group, si Brother Austin, Brother Joseph, ang ating mga lay ministers, ang Ministry of Greeters and Collectors, ang lectors and commentators, at gayon din ang mga mass offers natin for this day, kasama ng mga sponsors na nakalagay sa screen kanina. Ito po ang mga main sponsors natin. Ang Society of the Little Way, Divine Mercy Philippines, STP Chapter, Theotokos Prayer Mission, ang kids ng mga tinuturuan ng ating mga katikista at ang mga kids under the care of the Franciscan Missionary Sisters of the Infant Jesus. At sa mga nag-alay po kanina, maraming salamat po sa inyong lahat. In behalf of the Santa Teresita del Niño Jesus Parish and the PPC, na pinungunahan ng overall lay coordinator na si Brother Yuri Lorenzo, and in behalf of the different heads of the ministries and servant leaders, heads of different church-mandated organizations, and on behalf of our guardian, Reverend Father Paul Vincent Perlado, I would like to express my appreciation, our appreciation and gratitude to Reverend Father Vincent Paul Bitong, OFM Cap. Palakpakan po natin. Thank you, Father Vincent Paul, sa iyong very entertaining homily and full of insight, no? Na he reminded us to follow the examples of the great archangels Michael, Gabriel, and Raphael, that we have to be messengers of truth, fight always for the truth, especially this time when fake news are so rampant, no? And we have also to follow the mission of Saint Gabriel, who proclaimed the good news, no? We have to spread the good news around us. If ever we will play the role of Marites, it's to be to testify, Mare, no, testifying for the truth. And Marisol, Mare, etong solusyon sa problema, no? And also to
follow the example of Saint Raphael, no? Become instruments of healing, paghihilom sa ating parokya. Nice kong sabihin din sa inyo, mga kapatid, na gusto kong ipakilala siya. Siya po yung isa sa mga limang paring bagong orden sa aming Capuchin province, no? Siya yung pang-apat. Yung pang-lima po ay hindi makarating dahil nasa Davao po naka-assign, no? Si Reverend Father Vincent Paul Bitong po, siya ay produkto ng isang Kristiyanong pamilya. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mother and father ay parehong profess members ng Order of Secular Franciscans. Pang-apat po si brother sa pitong magkakapatid. No? And in the year 2000, if I'm not mistaken, no, ang kanilang family was awarded, the family, Bitong family, was chosen as the model family, yung bayaning pamilya, na sa buong Pilipinas po, no, they are a model family, yung sponsored by Eugenio Lopez Foundation, no. So that was in the year 2000, no. Siya po ngayon ang director ng Capuchin Retreat Center and at the same time ang local ekonomo ng St. Pio of Pietrelcina Fraternity, Lipa City. So Father, as a token of our gratitude, we would like to give you a little souvenir, no? I hope you will like it. Let us all stand for the blessings of the roses. Let us pray. Lord God, creator of all that is beautiful, the splendor of these flowers reflects your glory. As we gather today on this feast